Ngayon nga kapatid ay nagiging usap-usapan nga itong sinasabi ni Baloyski na di umano hindi nga siya nag-all-in dito nga sa kuponan ng Geek Farm Indo noong League 1 nitong MPL Indonesia kapatid, dahil na rin syempre ngayon nga ay hindi nakapasok itong Geek Farm Indo dito nga sa upper bracket para nga dito sa playoffs, at sila nga ngayon kapatid ay nandito sa first round ng playoffs, which is laglagan nga yan dito sa MPL, na kung saan kapatid ang makakalaban nga ng Geek Farm Indo ay walang iba kundi itong ang kuponan ng Dewa Esports. At kung sakaling matatalo nga sila o malalason nga sila ng Dewa kapatid, posible na tuluyan na ngang malaglag itong sila Baloyski. Sayang lang din dahil kakaunting puntos na lamang kapatid ay kaya na sana mag upper bracket nito ngang Geek Farm Indo. Pero pinagsisihan nga ni Baloyski ang bagay na yan, lalo na muntikan na nga sila na mag upper bracket dito sa MPL Indo. Pero syempre kapatid, naniniwala nga tayo na kakayanin nga nila Baloyski na talunin nga itong kuponan ng Dewa Esports, na kung saan kapatid kung sakaling matatalo nga nila itong kuponan ng Dewa ay aabante na nga sila dito sa second round ng playoffs, at ang kanilang makakalaban dito ay walang iba kundi ang kuponan ng RR Kihoshi na tinatalo-talo na rin nila Baloyski. Sa ngayon nga kapatid ay nasa momentum at nasa winning streak talaga itong kuponan ng Geek Farm Indo, kaya naman malaki naman talaga ang kanilang tsansa na umabante nga dito sa playoffs ng MPL. Pero syempre, hindi nga natin may iwasan yung tinatawag nating mga lason. Dito talaga nangyayari yung mga lasonan, lalong-lalo na sa playoffs, dahil nakakalabasan na nga ng alas ang bawat kuponan dito kapatid. Kaya naman, kailangan ngang mas pagbutihan pa nila Baloyski at magpakita nga sila ng bago dito nga sa MPL Indonesia Playoffs. Nang sa gayon ay umabot nga sila dito sa Grand Finals, at kalaunay nga kapatid ay magrepresenta nga sila para sa paparating na World Tournament ng Mobile Legends. Samantalang dito naman sa bracket nila Kyrie kapatid, ang posibleng makalaban ng Onyx Esports ay walang iba kundi itong kuponan ng BTR at itong kuponan ng Rebellion, na kung titingnan kahit sino naman ang manalo sa dalawang yan, balagbag talaga ang abutin dito nga kila Kyrie, dahil na rin syempre alam naman natin kung gaano nga kalakas itong kuponan nila Kyrie ngayon dito sa MPL Indo. Kahit nga gumamit itong sila Kyrie ng kakaibang hero at mag-drippings pagdating nga sa mga hero nila, ay magagawa pa rin talaga nila na manalo kapatid. Kumbaga ganyan, talaga sobrang ka-confident itong kuponan ng Onyx Esports, dahil na rin syempre ang main 5 nga ng Onyx Esports ay may magandang chemistry na nga as a team. At bukod pa nga dyan kapatid, mapapansin din natin na parang ang hirap nga talunin ng kuponan ng Onyx Esports, kaya sa tingin ko aabot talaga itong kuponan ng Onyx Esports, at sobrang labo nga na malason ng mga ito para dito sa Grand Finals ng MPL Indonesia. At kung sakaling aabot nga itong sila Kyrie kapatid, posible na makalaban nga natin sa World Tournament itong sila Kyrie, lalo na alam naman natin itong sila Kyrie nga ay ang matinding tinig talaga sa atin para nga magkampyon sa International Tournament. Minsan na nga tayong tinalo nila Kyrie dito nga sa MSC 2023, at naging mailap nga sa atin ang kampyonato doon, at ngayon ay nagbabanta na naman itong kuponan ng Onyx Esports na makukuha nila ang kampyonato dito nga sa World Tournament ng Mobile Legends. Tunay nga itong inaabangan ng mga Indo fans kapatid, dahil kung sakaling pag nakuha daw nila itong World Tournament, dito nila masasabi na tapos na talaga ang era ng mga Pinoy pagdating nga sa pamamayagpag dito sa Mobile Legends. Pero lingid nga sa kaalaman nila kapatid, naputol na nga kaagad ang kanilang winning streak sa International Tournament,
nang makuha nga ng Bren Esports itong IESF 2023 dito nga sa kamay ng BTR. Kaya naman nang natalo nga itong BTR kapatid, maraming mga Indo fans ang nagsasabi na di umano, hindi raw kasi Onyx Esports yung naglaro. Eh hindi naman, nag-qualifiers itong Onyx Esports dahil ang isa nga sa requirement dito kapatid, dapat full citizen ka nga bilang isang Indonesian. Eh si Albert nga kapatid ay kakarating lamang dito sa koponan ng Onyx Esports at ayaw nga nila sugalin ang bagay na yan na si Albert nga ang magiging core nila para sa qualifiers ng IESF tuwing nakaraan. Para nga hindi sila mahalata na no Kyrie, no win sila ay hindi nga sumali itong koponan ng Onyx Esports dito nga sa qualifiers ng IESF. Kaya naman, easy win lamang sa mga Pinoy ang ating panalo dito nga sa IESF 2023. At nang dahil doon, ay naibalik nga natin ang ating corona sa pamamayagpag dito sa Mobile Legends. At yan nga, yung mga bagay na dapat nating abangan dito nga sa MPL Indonesia. Sa ngayon nga kapatid, ay i-enjoy na lamang muna natin itong first round ng MPL Indo at suportahan nga natin yung ating mga pambato na sila Baloyski at Marky para nga sa koponan ng Geek Fam Indo. Sa pagpapatuloy nga kapatid, nagiging usap-usapan din ngayon itong ang pagta-trash talk nito nga ni Wise sa koponan ng AP Bren. Nung nakaraan kasi kapatid ay nakalaban nga ng Blacklist International itong AP Bren dito nga sa MPL at dito ay nanonood nga itong B-Wise kasama nga si Toberama kapatid at full support nga sila habang nag-live. May hawak pang ang banner itong B-Wise ng Blacklist logo kapatid at dito nga ay hindi nga naiwasan ni Wise na matrash talk nga itong koponan ng AP Bren at sinabihan lang naman ni Wise na mga BOBO daw di umano ang mga ito. Go Blacklist! Let's go! Lema bobo yung Ben na yan! Ay hindi! Tap to yan. Na kung saan maraming ang nag-react na mga fans ng AP Bren dahil di umano kapag ang Blacklist daw ay tinatrash talk, nagiiyakan nga ang mga ito at nagiiyakan din syempre ang mga fans nito at sinasabing hindi daw healthy yung mga ganyang sitwasyon kapatid. Kumbaga, ayaw na ayaw nga ng Blacklist fans na tinatrash talk nga ang kanilang mga pro player. Kaya naman marami nga ang nagsasabi na di umano kulto daw di umano itong ang agents dito nga sa ML community dahil nga sa pagtatanggol ng mga ito sa mga miyembro ng Blacklist International. Ganyan nga ang ibinabato ng ilang fans ng AP Bren matapos nga nilang marinig itong sinabi ni Wise patungkol sa Bren. Kumbaga kapatid, kahit nga nagpapahinga itong B-Wise ay sumasabay pa rin itong sila Wise dito nga sa hype moments ng MLBB. Lalo na't ngayon nga sa MPL kapatid ay ibinalik na nga ni Munton yung mga trashtukan at taunting na talaga nga namang nagpapainit talaga dito sa ML community. At mapapansin nga rin kapatid dito nga sa sinabi ni Wise ay marami pa nga ang natuwa matapos syempre sabihan nga ni Wise na BOBO itong Bren Esports. Sa ngayon nga kapatid, kahit wala nga itong BY sa koponan ng Blacklist International ay patuloy pa rin na namamayagpag nga ang mga ito at posible rin sila na umabot talaga dito nga sa upper bracket ng MPLPH na kung saan sobrang commendable din kasi talaga ng ipinapakita nga ni Rene J bilang room ng Blacklist International. Lingid nga dito kay Rene J ang kanyang pressure dahil nga si Omay Venus nga ang kanyang pinalitan. Kumbaga sobrang bigat nga ng kapatid kung hindi mo nga mamimit yung expectation ng mga fans dito nga kay Rene J. Marami nga ang nagdududa kay Rene J kapatid bago magsimula itong MPL na kung titingnan dyan pa lamang ay makikita na nga natin na walang bilib talaga ang mga Blacklist fans dito nga kay Rene J. Pero habang tumatagal nga kapatid ay pinapatunayan ni Rene J na deserve niya nga ang kanyang spot dito nga sa Blacklist International. Bugod pa nga dyan, si Rene J nga ang itinanghal na may pinakamaraming unique
Heroes na ginamit nga bilang tank dito sa MPL. Diyan pa lamang kapatid ay parang makikita na nga natin na kahit anong hero nga ang ipagamit mo dito kay Rene J ay kayang-kaya niya makipagsabayan. Yung tank na may set kahit nga yung mga may hiling galing kapatid ay kayang-kaya nga ito gamitin ni Rene J. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.